Ang paglalaro ng apoy ay dapat na palaging iwasan dahil may malalim na peklat ng sugat ang maaring maiwan na kailanman ay hindi pwedeng mawala pa. Dear Papa Dudut, sa lahat ng pwedeng masira sa buhay ng isang tao, tiwala ang isa sa mga pinakamahirap na maibalik. Dahil ang tiwala raw ay parang salamin na kapag nasira o nabasag ay hindi na pwedeng maayos. Umabuo pa na kagaya ng dati. Isang magandang araw sa inyo, Papa Dudut. Chester na lamang po ang itawag nyo sa akin. 37 years old at nagtatrabaho bilang data analyst sa isang loyal at isang loyal subscriber ng inyong channel dito sa Mandaluyong. Matagal ko ring pinag-isipan ang lahat bago ako nakapag-desisyon na sumulat sa inyo. Alam ko kasi na maraming maiinis na kastorya sa kwento ng buhay ko na gusto kong i-share sa araw na ito, Papa Dudut. Pero dahil ramdam ko na may mangilan-ngilan ding makaka-relate sa akin at makakapag-iwan din ako ng aral sa mga nakikinig ngayon, nagdesisyon na akong sumulat sa inyo. Simple lang ang pamilya namin ng asawa kong si Elaine, Papa Dudut. May dalawa kaming anak at ang asawa ko ay madalas na nasa bahay na lang pagkatapos niyang mag-deliver ng mga niluto niyang pagkain. Meron din kaming maliit na tindahan ng mga ulam na binabantayan niya. Mabuti nga at pumayag ang asawa ko na tumigil sa pagtatrabaho noon para matutukan ang pag-aalaga sa mga anak namin. Dati kasi siyang nagtatrabaho, Papa Dudut, sa isang insurance company. Binto lamang siya gawa ng request ko nang maging dalawa na ang mga anak namin. Pero dahil gusto niya na may sarili pa rin siyang pera na naiipon ay nagsimula siya ng maliit na tindahan ng mga ulam sa harap ng bahay namin. At ang iba ay siya mismo ang nagde-deliver sa mga suki niya, Papa Dudut. Mahal, hindi ba ang sabi mo ay sabay kayong nagla-lunch break nung office mate mo na si Joel? Dinagdagan ko na kasi yung ulam na pinabaon ko sa iyo. Buod kasi sa may sobra sa niluto kong igado kanina, baka mabiting ka na naman ang pagkain mo kagaya ng dati. Ang kwento mo kasi nakikishare sa iyo ng ulam si Joel dati, kaya halos nauubos ang baon mo. Wika ng asawa kong si Elaine habang nag-aayos ng baon ko para sa pananghalian. Oo, naalala ko yung kwento ko. Ang lakas pala kasing kumain ng lalaking yun. Tapos nagustuhan niya pa ang pagkakaluto mo ng pininyahang manok. Kaya ayun, mas marami pa siyang nakain kesa sa akin. Natatawang sagot ko. Kaya nga nang dahil dyan, pangdalawahan na tong ulam na pinabaong ko sa'yo para pareho na kayong hindi mabibitin sa pagkain ninyo. Wika niya. Salamat talaga mahal ha. Inaasikaso mo na mga bata at yung maliit na negosyo mo tapos pati ang pagkain ko para sa trabaho. Ikaw pa rin ang nag-aayos. Kaya mahal na mahal kita at wala na akong ibang babaeng mamahalin maliban sa'yo. Sabi ko sa kanya. Aba, dapat lang ngayong dalawa na ang anak natin, hindi pwedeng may maging kahati pa kami sa puso mo. Saka mahal, huwag ka nang paulit-ulit na magpasalamat sa akin. Kasi ginagampanan ko lang naman ang tungkulin ko sa buhay ninyo ng mga anak natin. Kaya kumain ka na dyan at ubusin mo na rin yung kape mo dahil baka ikaw naman ang maliit sa trabaho mo. Malambing namang tura ng asawa ko. Papa Dudut, kung ikukumpara ko ang asawa kong si Elaine sa sarili ko ay masasabi kong mas masipag talaga siya sa akin. Hindi kasi siya sanay ng walang ginagawa sa bahay namin o buhay niya. Mahilig rin siyang mag-multitasking ng kulang na lang ay hatiin niya ang katawan niya para lamang hindi siya mahirapan sa mga ginagawa niya. Maagang gumigising si Elaine sa umaga para magluto ng mga i-deliver niyang pagkain. Kapag tapos na siyang magluto ay aayusin niya na ang mga aalmusalin ng mga bata. Habang nag-aalmusal naman kami
ay ang mga babaunin naman namin pagkain ang asikasuhin niya. Palaging ganoon ang umaga sa kusina namin, Papa Dudut. Si Irene rin ang naghahatid sa mga anak namin sa eskwelahan. At pagkatapos ay sa kanya i-deliver ang mga order na pagkain sa mga suki niya gamit ang e-bike na siya mismo ang bumili. Pagkatapos niyang mag-deliver ay uuwi na siya sa bahay para maglinis at maglaban ang mga damit namin. Magpapahinga ng kaunti at saka sisimula ng iba pang mga gawain sa bahay kasabay ang pagbabantay sa munti naming tindahan. Kapag nga ini-imagine ko ang sarili ko sa katayuan ni Elaine ay pakiramdam ko ay hindi ko kaya ang lahat ng ginagawa niya. Kaya noon pa lamang ay alam ko na kung gaano ako kaswerte sa asawa ko, Papa Dudut. Pati nga ang ibang katrabaho ko ay naiinggit sa pagiging maasikaso sa akin ng asawa ko. Yung mga asawa raw kasi nila ay hindi kayang mag-multitasking. Naasikasuhin sila kasabay ng mga anak nila. Siyempre proud naman ako na hindi ako nagkamali ng babaeng pinili na pakasalan. Sa ilang taon ng pagsasama namin ni Elaine bilang mag-asawa, wala kaming masyadong napagtalunan dahil naging faithful din akong asawa sa kanya. Ayun nga lang, minsan talaga ay hindi may iwasan na may mga babae akong katrabaho na kahit alam nilang kasal na ako at may mga anak na, gumagawa pa rin sila ng paraan para mapansin ko sila. Mukhang masarap yung kinakain ninyo, ha? Baon mo ba yan, Chester? Tanong ng katrabaho kong si Trisha nang maabutan niya kami sa kantine Joel. Kumuha na rin siya ng isang kutsara at tinikman ng baon kong pagkain. Ang sarap, ikaw ba nagluto nito? Tanong ulit ni Trisha. Hindi siya kundi yung misis niya, natatawang singit pa ni Joel. Ah, ganun ba? Kaya naman pala parang may aftertaste na mapakla. Anyway, thank you nga pala Chester sa pag-aayos ng files sa laptop ko kanina, ha. Nahilo talaga ako kasi hindi ko mahanap yung mga report na kailangan kong tapusin para sa deadline natin sa Friday. Kung hindi mo ako tinulungan kanina, hindi ko matatapos lahat ng yon, ang wika pa ni Trish. Wala yon, hindi naman ako nahirapan na hanapin ang files sa laptop mo. Tugon ko naman. O basta, thank you pa rin, ha, next time. Ako naman ang babawi sa'yo. O sige na, babalik na ako sa office. Thank you sa pagpapatikim nitong hindi masyadong masarap na ulam mo. Sana sa susunod, ikaw naman ang matikman ko. Biro niya na sinunda ng malakas na tawa bago siya umalis. Ang lakas ng tama sa'yo nung Trish na yun, no? Biruin mo, kahit alam niyang may asawa at mga anak ka na, nagagawa pa rin niyang haruting ka ng ganyan. Natatawang komento pa ni Joel. Alam mo ang dumi ng isip mo, wika ko naman. Uy, huwag mo sabihin na hindi mo nararamdaman na may gusto sa'yo yung si Trish, ha? Naku, huwag ako, Chester. Lalaki ka at hindi ka manhid at bulag para hindi mapansin ang lahat ng pangaharot na ginagawa niya sa'yo. Wika niya ulit. Eh ano naman kung may gusto talaga siya sa akin? Hindi ko rin naman siya papatulan kasi ayaw ko ng magulong buhay. Tugon ko. Sus! Ilang beses ko nang narinig ang linya na yan sa mga katropa kong lalaki. Pero kapag nilalapitan na sila ng mga sexing bebot na kagaya ni Trish, bumibigay din sila. Kaya makikita mo, kakainin mo rin yung mga sinasabi mo sa ngayon. Dagdag pa niya. Papa Dudut, kagaya ng sinabi ni Joel ay matagal ko na rin napapansin na may espesyal na pagtingin nga sa akin ang katrabaho naming si Trish. Isa siya sa mga pinakabago sa opisina namin at marami kami na pwede niyang pagtanungan o hinga ng tulong tungkol sa task niya sa trabaho. Pero palaging sa akin lang siya lumalapit para magtanong o magpatulong. Nung una ay hindi ko talaga binibigyan ng mali siya ang ginagawa niyang yon. Pero habang tumatagal ay mas nagiging feeling close na siya sa akin. Minsan hinahawakan niya pa ako sa braso kapag kinakausap niya ako o nagpapasalamat siya sa akin.
May oras din noon na kapag magkakasama kaming magkakatrabaho at may biglang nag-joke ay tatawa siya ng malakas at pasimpleng hahampasin o himasin at pipisilin ang hita ko. Ayoko talagang bigyan ng mali siya ang ginagawang yon sa akin ni Trish. Lalo na at alam ko sa sarili ko na medyo attracted din talaga ako sa kanya. Kung nung dalaga at binata pa kami ni Elaine ay masasabi ko na mas maganda talaga ang asawa ko kay Trish. Pero ngayon na medyo tumama ng asawa ko at madalas ay hindi na talaga nakakapagayos, ay malayo na siya sa mas bata, maganda at sexing itsura ni Trish. Mahilig din kasi magsuot si Trish ng maiksing dress. Kaya naman kapag tumatabi siya sa akin ay nakikita ko ang maputi niyang mga hita kapag medyo tumataas ang suot niyang palda. Pero kagaya nga ng sinabi ko kay Joel ay wala talaga sa plano ko noon ang pumasok at magkaroon ng magulong buhay. Kaya nangako ako sa sarili ko na hindi ko talaga papatulan si Trish kahit ano pa man ang mangyari, Papa Dudut. Papa Dudut, kahit siguro hindi gutom ang manok at binigyan siya ng palay sa kanyang harapan ay kaagad niya pa rin tutukain ito. Narealize ko noon na hindi pala talaga madaling tanggihan ang masarap na pagkaing inihain sa harapan mo. Mas naging maharot kasi si Trish sa paglapit-lapit niya sa akin noon. At may mga oras na sinasabayan niya na akong mag-lunch break at kapag hindi namin kasama si Joel ay nagsisimula na siyang magbukas ng mga topic na medyo malaswa. Pero nakakaakit sakyan. Kagaya ng paboritong position ko pagdating sa pakikipagromansa. Ano raw ba ang palagi kong ginagawa at nakakailang round daw ba kami ni Mrs.? Nung una ay medyo nababastusan talaga ako, Papa Dudut. Pero dahil maganda at sexing babae ang kausap ko, nadala na rin ako sa mainit na usapan. Hanggang sa tuluyan na nga akong bumigay at nagkatikiman na kaming dalawa. Nangyari yun noong kumain kami ng mga kaopisina ko sa labas bilang selebrasyon dahil kakatapos lang ng buwan ng deadline para sa mga report na kailangan naming ipasa. Nang matapos ang dinner ay nagkanya-kanya na kami ng uwi at sinabi ni Trish na sa kotse ko na raw siya sasabay. Pumayag na rin ako dahil madadaanan ko rin naman ng lugar kung nasaan ang place ni Trish bago ko makauwi sa bahay. Medyo may tama na rin ako dahil sa alak na nainom ko, Papa Dudut. Kaya nangyayain niya ako magkape sa loob ng place niya ay hindi lang kape ang pinatikim niya sa akin kundi pati na rin ang sarili niya. Naulit pa ang makasalanang sandali na yon pero syempre lahat ay patago naming ginagawa. At walang ibang nakakaalam kahit na sino sa opisina namin. Okay lang din naman kay Trish ang ganong setup dahil ang sabi niya, handa raw siyang maging pangalawa sa buhay ko, basta nakakasama niya ako. Kaya kapag nagpapalipas ako ng ilang oras sa place ni Trish noon, ang paalam ko palagi kay Elaine ay naka-overtime ako sa trabaho. Ang buong akala ko noon ay magaling na akong magtago, Papa Dudut. Pero syempre palaging walang makasalanang lihim ang hindi nabubunyag. Dahil bigla na lamang sumugod si Elaine sa bahay ni Trish habang magkasama kami. Binilinan ko naman si Trish na huwag lalabas at ako na lamang ang haharap sa asawa ko. Nang magkaharap kami ni Elaine ay kaagad niya akong sinampal at hinanap niya sa akin ang kabit kong si Elaine. Elaine, maniwala ka sa akin, wala akong kasama dito. Noon naman ay nauutal na wika ko. Wala talaga? Kahit bahay to mismo ng kabit mo? Alam ko na, Chester. Alam ko nang may kabit kang babae na mukhang paa. May suki ako na nakapagsumbong sa akin ng mga kalaswang ginagawa niyo rito malapit sa bahay ng biyanan niya. Kaya alam ko rin na hugis pa ang mukha ng kabit mo dahil pinakita niya sa akin ang litrato ninyong dalawa. Sigaw niya sa akin. Hoy, babaeng pinaglihi sa sunog na balyena. Sinong tinatawag mo mukhang paa? Hindi naman hamak na mas maganda at mas sexy ako sa iyo. Sigaw naman ni Trish na biglang lumabas ng kwarto. Trish, ano ba? Bakit lumabas ka ng kwarto?
naiinis na baling ko kay Elaine. Etong asawa mong sunog na balyena, nilalait ako, hindi naman ako papayag ng ganoon. Galit na tugon niya. Bigla nang sinampal ni Elaine si Trish at nang gaganti si Trish ay kagad ko siyang pinigilan. Ang kapal talaga ng mukha mong haliparot ka, sabay sampal kay Trish. Bitawan mo ko Chester, kakalbihin ko talaga ang tabachoy na yan, sigaw pa ni Trish. Ang kapal talaga ng mukha ninyong mga hayop kayo, lalo ka na Chester. Napakasinungaling mong tarantado ka. Pagbabayaran mo talaga ang araw na ito, tandaan mo yan. Naluluha sa galit na pagbabanta ng asawa ko. Papadudot kaagad po akong umuwi ng bahay namin ni Elaine pero hindi ko na siya naabutan doon. Wala na rin ang mga gamit nila ng anak namin sa loob ng bahay. Sumunod kong pinuntahan ang bahay ng kapatid niya. Alam ko kasi na doon siya pwedeng pumunta dahil yon ang pinakamalapit sa amin. Hindi nga ako nagkamali papadudot nang maabutan ko siyang umiiyak habang kausap ang kapatid niya. Narinig ko na nakatira pala ang biyanan ng isang suki niya malapit sa place ni Trish. At ang suki niya na kapitbahay namin ang nagsumbong kay Elaine tungkol sa amin ni Trish. Nakabukas ang pinto ng bahay ng hipag ko kaya nagawa kong pumasok kaagad. Nilapitan ko si Elaine at umiiyak akong lumuhod sa harapan niya habang humihingi ng tawad. Pero pinagtabuyan niya lamang ako pati na rin ang kapatid niya. Ayoko pa sanang umalis hanggat hindi ako pinapatawad ni Elaine papadudot. Pero may mga kapitbahay nang nagsisimulang makichismis sa nangyayari sa bahay na yon. Kaya naluluha akong umalis mula sa kanila papadudot. Kinabukasan ay bumalik ako upang muling suyuin si Elaine. Pero hindi na niya ako kinausap at pinagbantaan na rin niya ako. Nasa susunod na manggulo pa ako sa kanila ay ipapabarangay na raw niya ako. Hindi naman kagad ako sumuko papadudot pero palaging pinaparamdam sa akin ni Elaine na wala ng pag-asa na patawarin niya pa rin ako. Kaya unti-unti ay pinanghinaan ako ng loob na muli kaming magkaayos. Si Trish naman ang naging sandalan ko ng mga oras na yon papadudot. At dahil siyang palaging kasama ko at hindi na nga kami nagkakausap pa ng maayos ni Elaine ay tinuloy ko na lamang ang relasyon namin ni Trish. Doon na rin ako umuwi sa place niya at napagkasunduan namin na maghati sa bayad sa upa at iba pang mga gastusin. Wala na rin nakatira noon sa dati naming inuupahang bahay ni Elaine pero may ilang buwan pang bayad ang upa namin doon. Kumalat na rin sa opisina namin ang mga oras na yon ang tungkol sa maling relasyon namin ni Trish. Kaya nag-resign na lamang siya at lumipat sa ibang kumpanya. Babe, hindi ka pa rin pala nakakapaglaba? Tambak na kasi itong mga labahin natin. Medyo inis na tanong ko kay Trish na noon ay busy sa pag-online shopping sa kaharap niyang laptop. Kailan mo ba ako nakita naglaba? Nagpapalaundry lang ako palagi dahil ayokong masira ang manicure ko at mas talong ayokong kumulubot o gumaspang itong mga kamay ko. Maarteng sagot niya. Oo nga pala, kaya lang baka masira yung ibang damit ko dito sa laundry shop. Iba kasi yung tela ng mga t-shirts ko, ang sabi ko naman. Sa hindi nga ako naglalaba, anong gagawin ko dyan sa mga damit mo? Kung gusto mo, ikaw na maglaba ng mga damit mo at iwan mo na lang dyan yung mga ipapasabay mo sa ipapalaundry ko mamaya, okay? Naiinis na wika niya. Sige, ako na lang siguro ang maglalaba ng ibang mga damit ko. Malumanay na sabi ko. Papadudot, sa unang dalawang linggo pa lamang ng pagli-live-in namin ni Trish ay nakita ko na kaagad ang pagkakaiba ng ugali nila ni Elaine. Magastos at maluho siya pagdating sa mga personal na gamit niya. Siguro nga ay mas masipag at mas magaling si Trish pagdating sa romansa. Pero kung sa pag-aasikaso at paglalambing, wala pa rin tatalo sa asawa kong si Elaine. May pagkatamad din kasi si Trish lalo na sa mga gawaing bahay. Medyo maselan pa naman ako pagdating sa makalat na paligid at pati na rin sa mga damit ko. Kaya ayoko talaga na nagpapalondre kami noon ni Elaine. Masipag din ang asawa ko na maglaba kaya walang nasisira na mga damit ko noon. O kahit kumukupas man lang. Pero si Trish ang pinakaayaw niya sa lahat ay yung nasisira ang manicure niya.
kaya hindi siya naglalaba o kaya ay nagliligpit ng pinagkainan namin. Hindi rin siya marunong magluto at may pagkaburara pa sa mga gamit niya. Sa totoo lang, Papa Dudut, na-realize ko noon na nakakainis pala talagang kasama ng matagal si Trish sa iisang bahay sa halip na mabawasan ang stress ko na dadagdagan pa noon ng dahil sa kanya. Papa Dudut, kahit nag-live-in na kami noon ni Trish, ay palihim ko pa rin sinusuyo ang asawa ko na si Elaine. Sobrang nami-miss ko na kasi siya, pati na rin ang mga anak namin. Pero ayaw niya pa rin makipagkita o makipag-usap sa akin. Kinapalan ko na rin ang mukha ko at nilakasan ang loob na magpatulong sa mismong pamilya ni Elaine. Siyempre halos lahat sila ay galit sa ginawa kong kasalanan. Pero maayos naman akong kinausap ng kapatid ni Elaine. Sinabi niya na bigyan ko muna ng panahon ang asawa ko na makapag-isip-isip dahil masyado pa raw masakit ang lahat para dito. Huwag ko raw madaliin na magkaayos kaming dalawa. Sobrang hirap gawin ang bagay na yon ng panahon na yon, Papa Dudut. Kapag nga mag-isa ako noon sa place na Trish, ay hindi ko na rin napipigilan ang sarili ko na maiyak. Natatakot kasi ako noon na baka hindi na kami magkabalikan pa ni Elaine. Ayoko masira ang pamilya ko, Papa Dudut. Kahit nagsasama na kami ni Trish, ginagamit ko lang naman siya bilang panandali ang sandalan ko, pero si Elaine pa rin ang mahal ko at wala nang iba pa. Babe, anong niluto mo para sa dinner natin? Tanong ko nang makauwi ako ng apartment. Wala baby, baka masunog ko na naman kasi ang kawali na kabibili lang natin kapag sinubukan ko ulit magluto. Pero naka-order na ako ng pizza saka burger. Baka mamaya lang, nandyan na yung magdi-deliver, tugon niya. Pizza at burger na naman para sa dinner? Baby, hindi ba parang halos araw-araw na tayong nagpapadeliver ng pagkain dito sa bahay? Kung di naman tayo magpapadeliver, tayo mismo ang kumakain sa labas. Hindi mo ba napapansin na masyado na tayong nagiging magastos? Saka nakakaumay na rin yung mga pagkain na ino-order natin palagi. Wika ko. Ang arte-arte mo naman, Chester. Bakit hindi mo nalang idiretso sa akin na nami-miss mo lang yung asawa mo at yung luto niya? Mataray na wika niya. Hindi naman sa ganun. Nasisira lang kasi ang budget natin pareho kaka-order ng kung ano-anong pagkain. Malumanay na tugon ko. Ayoko kasing patula ng pagtataray niya noon. Ang sabihin mo, gusto mo lang ulit matikman ang luto ng misis mo. E di umuwi ka doon tapos magpaluto ka ng masasarap na pagkain sa kanya, pagtataray pa niya. Hindi mo naman kasi nagigets ang point ko, napapailing na sabi ko. Ano pa bang hindi ko magets doon? Pinamumukha mo nga sa akin, hindi ba? At tanggap ko na. Tanggap ko nang hindi ako kasing sipag ng asawa mo pagdating sa mga gawaing bahay at pagluluto. E sa ayoko masira ang katawan ko. Ayoko malo siyang nakagaya niya kaya tigil-tigilan mo na yung pagkukumpara sa aming dalawa. Wika niya. Hindi ko naman kayo pinagkukumparang dalawa. Alam mo yan, Trish. Kagad na pagtanggi ko. Huwag mo na akong gawing tanga, Chester. Kahit na hindi mo sabihin, naririnig ko kung ano yung mga tumatakbo sa isipan mo. Ito lang ang tandaan mo. Subukan mo pa na bumalik sa balyena mong asawa. Wala ka ng Trish na babalikan dito kapag pinagtabuyan kanya ulit. Sigaw pa ni Trish. Papa Dudut, habang tumatagal ang pagsasama namin ni Trish, ay parang nagiging toxic na lamang ang buhay ko. Halos araw-araw na kasi kaming nag-aaway nang dahil lang sa mga simpleng bagay. Minsan pa nga ay umaabot pa sa point na nasasaktan na ako ni Trish sa sobrang inis niya sa akin. Inahampas na niya ako at binabato ng matitigas na bagay. Ayoko naman siyang patulan kasi bukod sa babae siya. Alam ko na mas lalaki lamang ang pagtatalo namin na yon. Kaya palaging ako na lamang din ang sumusuyo sa kanya para lamang matapos na ang pagtatalo namin. Pero dahil nga sa nagiging toxic na ang buhay ko at relasyon namin ni Trish, mas lalo akong nagsisi noon sa ginawa kong kasalanan kay Elaine, Papa Dudut. Kaya naman hindi ko na ulit napigilan ang sarili ko na puntahan sila sa bahay ng kapatid niya.
Wala noon si Elaine sa bahay at tanging ang pamangkin lamang niya na nagbabantay sa dalawang anak ko ang nandun. Napakiusapan ko naman ang pamangkin ni Trish. Napapasukin ako para makausap ang mga anak ko. Pero ayaw nila akong kausapin, Papa Dudut. Nasa grade 3 na ang panganay ko at grade 2 naman ang bunso ko. At alam ko na may sarili na silang isipan kahit paano ng panahon na yon. Nararamdaman ko kasi na pareho silang may sama ng loob sa akin hanggang sa pumasok na nga sila sa loob ng kwarto dahil ayaw raw nilang makita at makausap ako. Nang umuwi si Elaine at maabutan niya ako sa bahay ay hindi na ako nagdalawang isip pa na humingi ng tawad sa kanya. Pero kagaya ng inaasahan ko ay sigaw at panunumbat lamang ang sinagot niya sa akin. Elaine, patawarin mo na ako. Nagsisisi na talaga ako sa mga naging kasalanan ko sa iyo. Wika ko. Uli na para magsisi ka, Chester. Ginusto mo naman yan eh. Gumawa ka ng kasalanan kaya pagdusahan mo ang lahat ng kababuyan na ginawa mo sa buhay mo. Pigil ang mga luhang sigaw niya. Elaine, please naman oh, mahal na mahal kita. Huwag mo naman sanang gawin sa akin to. Muling pakiusap ko. Minahal din kita, Chester. Sobra-sobra pa ang pagmamahal ko sa iyo. Kaya sinunod ko ang lahat ng gusto mo at binigay ko ang buong tiwala ko sa iyo. Tapos ganito lang ang gagawin mo sa akin? Ipagpapalit mo ako sa babaeng simbaho ng kanalang bunganga at pag-uugali? Sumbat pa ni Elaine. Kaya nga nagsisisi na ako. Pinagsisisihan ko na talaga ang lahat ng ginawa ko. Elaine, hindi ko kayang mawala kayo ng mga bata sa buhay ko. Please, bigyan mo naman sana ako ng kahit isa pang pagkakataon lang. Naluluha ng wika ko. Para ano pa? Para lokohin mo na naman ako? Para mabilog mo na naman ang ulo ko? Hindi na oy Chester oh. Ayaw ko na. Tama na yung isang beses na niloko at sinaktan mo ko. Tama na yung isang beses na nagpakatanga ko sa'yo. At kung gusto mo talaga na makita pa ulit ang mga bata ay umalis ka na muna ngayon dito sa bahay na ito. Pagtataboy ni Elaine sa akin. Elaine, please, wag mo naman gawin sa akin to. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Papatunayan ko sa iyo na kaya kong magbago. Na ikaw lang talaga ang mahal ko dahil yon ang totoo. Isang pagkakataon lang talaga. Isa lang, Elaine, parang awa mo na. Pakiusap ko pa sa kanya. Sabi nang umalis ka na eh, alis. Umalis ka na, Chester. Umalis ka na dahil kahit kailan, hinding-hindi na kita mapapatawad pa. Hindi na. Hindi na ako babalik sa'yo. Hindi na, Chester. Naiiyak na sigaw ni Elaine. Papadudod, sa ikalawang pagkakataon ay wala akong nagawa ng ipagtabuyan na ako ni Elaine palabas ng bahay na yon. Sobrang sakit na makita ko siyang umiiyak at nasasaktan ng dahil sa akin. Pero ang mas masakit ay yung pati ang mga anak ko ay kinamumuhian na ako dahil sa kasalanan na ginawa ko sa pamilya namin. Muli kong sinubukan na makipag-ayos kay Elaine at ayoko talagang sukuan siya at ang pamilya namin. Pero ang kapatid na niya ang kumausap sa akin at sinabi na buo na raw ang desisyon ni Elaine na makipaghiwalay sa akin. Sinubukan pa nga raw ng hipag ko na kumbinsihin si Elaine na patawarin ako pero si Elaine na raw talaga ang may ayaw na magkabalikan pa kami. Maayos niya raw na ipapahiram ang mga bata sa akin pero hindi na raw niya ako kakausapin pa. Nalaman naman ni Trish ang ginawa kong pagpunta kina Elaine at galit na galit siya sa akin. Sinabihan niya ako ng masasakit na salita kagaya ng duwag, makapalamuka, sinungaling at kung ano-ano pa. Doon na ako nagdesisyon na makipaghiwalay na lamang sa kanya, Papa Dudut. Pero nang nag-impake na ako ng mga gamit ko, si Trish naman ang nagmakaawa na huwag ko siyang iwanan. Hindi raw siya mabubuhay nang hindi niya ako kasama. Buo na talaga noon ang desisyon ko na makipaghiwalay sa kanya pero naawa ako kay Trish. Lalo na nang yakapin niya ako. Nang yakapin niya ang mga binti ko para pigilan ang paglalakad ko palabas ng apartment niya. Doon muling nagbago ang desisyon ko, Papa Dudut. At muli ko na lamang inayos ang relasyon namin ni Trish kahit ayoko na talaga. Isang buwan pa ang nakalipas, binenta ko na mga gamit ko sa bahay namin ni Elaine.
at lahat ng perang kinita noon ay pinadala ko sa bank account niya. Pumayag na rin siyang dumalaw ako sa bahay nila pero sa mga araw lang nawala siya doon. Kinakausap na rin ako ng maayos ng mga anak ko, siguro ay dahil pinaliwanagan na ni Elaine ang mga isip nila tungkol sa sitwasyon naming mag-asawa. At nagpapadala na lang din ako sa bank account niya ng pera ng pangsustento ko sa mga bata. Papa Dudut, mahigit 2 taon na rin po ang nakakalipas mula nang maghiwalay kami ni Elaine. Hanggang ngayon ay nagsasama pa rin kami ni Trish at may isang anak na rin kami. Medyo tumaba na rin si Trish at kumupas ang kanyang ganda na minsang naging dahilan kung bakit ako natukso na patulan siya noon. Hanggang ngayon ay toxic pa rin ang relasyon naming dalawa at habang tumatagal ay mas lalo pa yung lumalala. Madalas pa rin kasi kaming nag-aaway at ako pa rin ang gumagawa ng paraan para magkaayos na lamang kaming dalawa. Ano pa ba kasing magagawa ko ngayon? Ayaw na akong balikan ni Elaine at ayaw naman akong bitawan ni Trish. Ito na nga siguro ang tinatawag nilang karma para sa akin, Papa Dudut. Yung pagkakaroon ng magulo at toxic na pamumuhay. Salamat po, Papa Dudut, sa pagpili at pagbasa nitong sulat ko. Alam ko na maraming tagapakinig ang naiinis sa akin at sa kwento ko sa ngayon. Gusto ko pa sanang mag-iwan ng maikling payo pero huwag na lang din siguro. Dahil ako mismo ay hindi ko nagawa sa sarili ko ang gusto kong ipayo sa ibang tao. Ang tukso ay walang pinipili na kasarian o itsura at palagi lang din itong nasa paligid natin. Mahirap iwasan pero kung ayaw natin ang magulong relasyon o pamilya ay gumawa tayo ng paraan para tuluyan po itong matanggal mula sa pagkakadikit sa buhay natin. Maraming salamat sa iyo, Chester, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at tama ka sa sinabi mo na medyo marami sa kaistorya natin ang naiinis sa kwentong ibinahagi mo sa amin sa gabing ito. Wala namang kasing tao ang gustong maloko at masaktan. Kaya marami rin talaga ang galit sa manloloko. Hindi ko sinasabi na manloloko ka talaga ha, pero dahil minsan ka ngang natisod at nagkamali, alam mo sa sarili mo na may pagkakasala kang nagawa. Sa kwento na ibinahagi mo ngayon ay napansin ko na parang si Elaine ang tipo ng babae na matapang at palaban sa buhay. Marami kasi akong kakilala at may mga kaibigan din akong babae na kahit na ilang beses nang nagloko ang kanika nilang asawa, eh binalikan pa rin nila at pinatawad. Medyo mabigat lang talaga sa parte mo na hindi marupok si Elaine at hindi rin mapagpatawad na tao. Pero dahil nandyan ka na nga sa mabigat mong sitwasyon, gawin mo na lamang ang lahat para maging mabuting tatay sa mga anak mo at sana ay huwag nang maulit yung dati na muli kang matukso at gumawa ng panibagong kasalanan. Mahirap ang buhay ngayon, Chester, kaya huwag mo nang paguluhin pa, lalo ang buhay at sitwasyon mo. Hindi ka man naging mabuting asawa o partner noon, gawin mo ang lahat para matawag kang mabuting tatay ng mga anak mo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.